Good morning, mga katimpuyat! Good morning! So, hi mga katimpuyat! Good morning! This is Lucas, and I'm Mommy CJ. So, naisipan ko mag-vlog today kakatapos ko lang mag-work. Kasama ko dapat si Daddy LJ, kaso si Daddy LJ ay pagod na. Kaya natulog na siya. Pising lang niya, kaya hyper siya. So, if you are new here to our channel is about parenting, motherhood, and family. Guys, matagal ko nang gustong gumawa ng baby update vlog. But, sobrang busy kasi kami ni Dada. Kasi, first time mom, and I'm also a working mom. So, pag nagka-baby ka talaga, very all-consuming talaga siya. So, siyempre, priority natin si baby kung makapag-vlog man. Ano na, it's a bonus na para sa akin. Kasi gusto ko talaga mag-vlog about sa mga milestone ni baby ko. Diba? Ayaw na niya. Kabisi namin ni daddy kasi paras kami nag-work. So, dahil nagkaroon na kami ng katuwang sa pag-aalaga kay baby, naisipan namin ni dada na bumalik sa vlogging to document ng milestone ni baby. No! Ay, baby! Kasi gusto namin makita ni baby yung mga na-achieve niya, yung milestone niya, tsaka syempre memories na rin namin to anak, no? Gusto rin namin makapag-share. Hindi naman kami perfect na parent, pero gusto rin namin makapag-share kung ng mga ideas and yung mga experiences namin sa iba. O, diba? Ang gulo-gulo ng snail na to. Snail ba yung costume mo, anak? So, this video is about the milestone and 6-month update for Lucas! Yay! 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 So, disclaimer lang, guys. Don't compare babies. Huwag niyo i-compare mga baby kasi parang tayo din yan. Mga tao din sila. Iba-iba tayong mga tao. Unique tayong lahat. So, every baby's development and milestone are different. And meron mga babies na nagawa yung ibang milestone at hindi nagawa nilo. Kasi sa akin, okay lang yun. At vice versa. Kung hindi nagawa ng baby mo ang mga nagawang milestone ni Lucas, okay lang yun. Iba-iba yung mga baby. Huwag natin silang pressurein or huwag tayong malungkot. And if may mga tao na nagsasabi sa atin ng mga negativity about sa baby natin, ekis, huwag mo pansinin yan. Huwag ka mag-worry. I-cherish nyo lang yung moments nyo sa baby nyo. Huwag nyo silang i-rush. Pakayunik din nila. Your baby, your rules. Diba? So, napakabilis lang ng panahon, guys. Now, i-cherish lang natin. Ay! Nagbablog kami. Maliligo na si Lucas. So, bye-bye na, Lucas. Bye to the vlog! O, yun na nga. 6 months na si baby na napaka-emotional. Tramamute. Kasi half year na sila. Parang ang bilis lang. Parang kailan lang. No? Nahirapan kami gumawa ni daddy ng baby. Tapos, ayan na siya. 6 months na siya. Drama. Ang bilis lang talaga, promise. Hindi ako makapaniwala. Parang kabon lang. Drama. Ayan, naiiyak ako. Di ba? 6 months na yung baby ko. Drama. So, yun na nga. Ang first na i-share ko is yung physical. Yung talagang napansin naman na nag-change nung 6 months na si baby. So, ang first is yung timbang. Yung weight niya is eto, 8.1 na naging nung 6 months na siya is 8.6 kilos. Medyo nag-worry nga kami sa pero sabi naman ng pedyo niya okay lang. Healthy daw yung weight ni baby. Kasi ako talaga nag-worry ako, guys. Sabi ko parang, hala, bakit ang konti ng na timbang ni baby? Kasi siguro dahil ni-stop ko na nga yung breast milk ko kasi hindi na kayang wala nang lumalabas na breast milk sa akin, guys. And hindi na rin ako makapag-pump dahil sa stress and pagod sa work. Hindi ko na siya maasikaso. Nakakalungkot lang kasi kung kailan ako work from home, hindi ako makapag-breast milk. Feeling ko dun siya pumayat. But then, sabi naman ni Doc, okay lang yung timbang niya. Then, yung nakakatuwa dun sa, ito ang height niya before. 65 centimeters na naging 73 centimeters. So, diba, nagulat. And sobrang haba ni Lucas, hindi normal sa normal height ng babies. Then, ang napansin ko is, before ito yung picture niya,
super kalbo talaga. As in, walang konting-konting hair, but then nung nag-6 months siya, guys, nakakatawa, may mga medyo hair-hair na siya ngayon. So, medyo kumapal. Di na makalbo pa rin siya, pero mas kumapal siya na nagkaroon siya ng hair. Nakakatawa pa, at nung mas napansin namin, is nagkaroon siya ng 2 ipin sa baba. Kaya si nung mga 5 months siya, parang may something nakaumbok. But then, nung nag-6 months siya, lumabas talaga siya. Sabi ko, parang si baby, lagi siyang nagdudrool and teeter. Quite madampot niya na, nginangat-ngat niya. Tapos naglalaway, ganito, gumagano. Parang sabi ko, parang magkakaipin na to, siguro lalagnat din to. And thank God, hindi nalagnat si Lucas nung nagkakaipin siya. So nakatawa, may ipin na siya. Nung pinatry ko yung boobs ko, sobrang sakit, ginagat niya. Kaya gusto ko kung i-try pa na i-breast milk si Lucas, hindi na kaya kasi ang sakit. Sorry guys, kahit gusto ko man, don't judge me. Ang nakakatawa pa is nakakaupo na siya. Hirap na hirap si Lucas na umupo nang hindi siya sinusuportahan. Ngayon, nakakaupo na siya, nakakatawa. Nakakatawa lang. Kaso nga lang, guys, nakakatayo na rin si Lucas. Nagulat din kami. Mas nakakatawa ka is mas naunang tumayo si Lucas kesa umupo. Kasi nag-worry, kaya nag-worry kami. Daddy, is that normal na mas nauna pa yung pagtayo niya kasi sa pag-upo? And ang isa pa, guys, syempre, nakaupo na kalakad. Ang galing na rin niyang gumapang. Actually, wala akong nakuwang video ni Lucas na nakakapag mabilis siyang gapang. Pero ito, yan, medyo hindi pa siya. Pero ngayon, guys, ang galing niya ng gumapang. Napaka-bungis-ngis ng baby ko. I'm so proud. Yung tipong pagod na pagod gano'n. Nung makita mo lang yung tama niya. Yung simpleng gustong-gusto niya yung... Diyan sa 6 months, nakita nila yung difference na isang bagay. Like, kunwari, pinakita ko tong green and... May binibigyan ko si Lucas ng option. So, baby, do you want this one or this one? So, pipili siya. So, nagkakaroon or natututo na si Lucas mag-differentiate ng mga bagay-bagay. Yon. So, yun nga. Back to the peekaboo. Kung gusto niya nilalaro yung peekaboo kasi yung salamsin niya, alam niya na mawawala yung isang bagay kapag nasa behind ng object. Laro ko sa kanya, natutawa siya. So, nakakatawa na yung mga baby natin by 6 months is natututo na. Lalo na si baby ko, yung milestone niya, gustong-gusto niya yung larong peekaboo. Kasi yung talagang tawa siya ng tawa. I'm so happy. Nakawala ng pagod. He likes to play on the things that he can hold. Yung tipong kahit anong i-hold niya, kakagatin niya. So, nakakatuwa lang, sa stage na to, na-open na din yung, na-engage na din yung curiosity ni Lucas na humawak na mga kakaibang textures like yung sa sponge. Gustong-gusto niya yung sponge dahil nga yung roughness tsaka yung smoothness nung interface nung bagay na yun. So, parang napapaisip siguro siya na, hala, ano to? Ang rough at ang smooth. So, gustong-gusto kong pinapalaro yun sa kanya. Kasi natututo siya sa mga bagong things. Kasi daw yung mga baby na yan, na-engage ang naka-acquire sila ng knowledge through hands and eyesight. Na mas na ano yung curiosity nila sa kamay din. So, kapag maganda kung ano-ano mga pinapahawak ko talaga, mga tela and all, kung ano-ano pinapahawak ko sa anak ko, mga sensory bottles na ginawa ko, meron din dyan. Maghilig din siya mag-drums. Pag natutuwa, may ginawa rin akong sensory bottles na nagda-drum siya. So, nakakatawa na yung mga babies natin by these stages siguro ng life nila is yun na nag-acquire na sila ng knowledge na nagtatry silang mag-survive sa paligid nila. Isa pang nakakatuwa na nalulungkot ako kasi una, si Lucas ay sumasama na kahit kanino. So, ito yung picture na bumisita kami sa kanyang mga tito at tita na si Lucas na sumasama na kahit kanino at
Yan ang sweet-sweet pa. Sana nakakatawa, di ba? Hindi mahihain or hindi pumipili ng pakikisamahan. Ang disadvantage lang, guys, madaling makidnap yung anak ko. Yung mga cute. And, kahit kanino siya, gustong-gusto niya magpakarga. And medyo delikado, di ba? Ito pa, is mas dumaldal siya ngayong 6 months. Gustong-gusto niya nagsasalita siya. And, hindi ko alam, by accident, sinasabi niya ang mama, mama. Actually, dati niya pa sinasabi, lalo pag umiiyak siya, na mama, mama. But, hindi ko alam kung tinatawag niya ba ako o trip niya lang na mama, mama. Basta, ngayong 6 months siya, ang daldal niya. Grabe. Isa pang nakakatuwa is he knows na yung name niya. Alam niya ng Lucas. Pag naubong Lucas, Lucas, alam niya na siya yun. And then regarding naman sa kanyang sleep, mas tumagal yung sleep niya ngayon. And ang kulit niya, grabe matulog. So ito yung picture na natutulog siya. As in, marami siya. Meron pa ngang instances na si Ate Colleen daw ng 2 a.m. Nagising na lang siya. Wala na sa kama si Lucas. Buti na lang sarado yung pinto na. Miso ko nabahan ako dun. Besh, yay! Wala na sa kama yung aking dyan na kapis. Binabalik namin si Lucas sa proper position of sleeping niya. Mas yun nga, mas tumagal yung tulog niya ngayong 6 months siya, which is good. Regarding naman sa food niya, dahil nagkaipin na siya, 6 months pa lang, before 6 months pa lang, pinayagan na kami ng kanyang pedya na magpakain kay baby. And i-require kami na hindi na mag-baby bottle kapag diinom ng water. Ditong 6 months nakakatawa, ito yung excited na excited ako, guys. Kasi 6 months is yung first solid food ni baby and first water niya. So, ang daming milestone, ang daming update, na ang daming pagbabago na half year na nga is para magiging bata na sila, magiging katulad na natin sila. Ang bilis lang. For the food ni baby, pinaplano namin is mixture of baby led weaning and puree. Malalaman mo lang na ready na ang baby kapag nakakapag-hold na siya ng mga bagay at kaya niya ng kainin properly kung mag-isa na siya and may sarili na siyang plate. But ako, mix ako eh, baby led weaning and puree. So, dinudurog ko muna yung food niya. For the first month, sinusubuan muna namin siya na smash potatoes, kamote, squash, bananas, apple, yan. So, gagawa ko ng different video, guys, kung ano mga kinain ni baby na solid food, paano namin siya pinakain. So, itong, ano niya, 6 months niya, dahil kumakain na siya ng solid food, first tubble din. Yung poops ni baby is matigas, as in tubble talaga. So, ang baho din, kasi nga, ano na siya, hindi na siya pure milk. So, solid food na rin siya, ang baho. Dahil nga, ang tigas ng poops niya, nahihirapan na siyang ilabas yung poops niya. So, at least 2 spoon yung puree niya na ubusin. And then, at maximum of 2 ounces yung water niya. Yun lang. So, again, thank you guys for watching at sana may mga na-share ako. At kung may question kayo, guys, feel free to comment down below. Mag-share din kayo kung mga update na mga babies nyo para updated din ako. And shout out lang sa mga talagang nanonood ng video ko. Si Ninang Printit, si Ninang Purr, si my family, si Mama, si Papa, si Boss, Hi Boss Ardis, na number one nanonood. Thank you po sa panonood at support. Si Ninang Ezra, ni Ninang Banks. And yun lang, guys. So, kung may makakalimutan pa ako, comment down below at i-shoutout ko kayo sa aking next video. Ayan yung baby update ko, guys. So, I hope to see you soon on my next video for the next update ni Lucas. At marami pa akong igagawing video for my baby para ma-share ko din sa mga first time na kagaya ko. So, see you guys! Bye mga katimpuyat! Mwah!